Welcome back to our channel. So, andito naman tayo si Mami Dana and we are going to have another vlog. So, for this vlog is, ayan, very obvious naman sa baba kung ano yung topic natin for today. So, for today's topic is, I'll be sharing with you yung aking ginagawa para matanggal yung mga pimple marks ko. So, ayan. So, this is very easy lang and very natural. Pwedeng-pwede ito sa mga sensitive skin at saka dun sa mga pregnant women dyan. So, ayan, if you wanna know how I do it, so please continue on watching. So, ayan, so before anything else, kung di ka pa nakapag-subscribe sa aming channel, please do subscribe na sa aming channel. And please follow us also in Facebook. We have social media accounts as well in Instagram and in Twitter. So, meron kami ni Sak na Instagram account. So, ayan guys, going back to our topic, so, I'll be sharing with you nga yung aking secret. Since ngayon is pregnant ako, ngayon hindi ako makagamit ng kung ano-ano sa face ko. Kasi ba ngayon is medyo risky nga na gumamit ng kung ano-ano. So, hindi muna ako magamit. Kaya ngayon, medyo nagkakaroon ako ng breakout, especially sa hormones ko. So, nagsusulputan yung mga pimples ko. And dahil nga sa puyat, so sama-sama na stress, puyat, hormones, ayan. So, namutakti tayo ng pimple. So, ito lang is very natural. So, ito lang ginagamit ko. So, ito. So, tataka ba kayo kung ano to? So, ngayon sasabihin ko na kung ano yung secret ko. So, dahil na dumadami yung pimples ko, ayan. So, lagi namang ganun. So, inaagapan ko lang talaga. Ito yung ginagamit ko. This one is very natural. Ayan. Itong container para tipid. So, if nag-wonder kayo kung ano sa loob nito, hi! No, this is mine. So, kung nag-wonder kayo kung ano yung nasa loob nito, ito yung nasa loob niyan. Hi, kalilog niyan. Ito doon siya. Lagi na lang gusto may special participation ng aking anak. So, ayan, this is gamit ko guys. So, organic ito. Ang laman nito, ha? Ito, ang laman nito, ha? Ito, ang laman nito, ha? Say, hi! Welcome back to our channel. So, ito lang ginagamit ko, guys. Kung wonder kayo kung ano bang laman nito, is ito nga yun. Ito yung laman niya, guys. So, ito. Alam ko naman marami nang aware dito sa bagay na to. Ito yung apple cider vinegar. So, ito ay nabili ko lang ko sa Pure Gold. So, how much ko pa nabili ito? It's 350 pesos. It's around 473 ml. So, pang matagalan na to. And super lagi kami meron nito kasi healthy ito compare mo sa ibang vinegars. Kasi ibang vinegar, di ba, finish out na siya ngayon sa mga groceries, sa mga stores dahil nga may mga chemicals. So, ito na ngayon yung ginagamit namin dahil healthy siya. At saka pwede rin itong pampapayat. So, this one is apple cider vinegar. Ano nga ba meron sa apple cider vinegar? Bakit sobrang daming benefits nito? So, actually, yung apple cider comes from apple cider talaga. So, fermented ito. Tapos, may mga bacteriums na form, which is very helpful sa health at saka sa skin na rin. So, since ang topic naman natin is about skin ngayon, so ano nga ba yung mga benefits ng apple cider vinegar? So, yung apple cider vinegar is pwede siyang pangalis ng mga acne. So, kung may mga patubo kayong pimple, so apply nyo lang ng apple cider vinegar. Kinabukasan, wala na talaga siya. At I swear, sobrang gamit na gamit ko to. And then, yung oily skin. So, kung may oily skin kayo, sa ako kasi hindi man oily yung skin ko, dry yung skin ko sa totoo lang. Tapos, nakapagpalisin ito ng wrinkles. Siyempre, stress tayo sa buhay. So, dumadami ang wrinkles natin sa dito, and everything. So, nakakapag-lesson din siya. So, itong gagawin ko is DIY face mask. So, ayan yung DIY face mask using this one. So, nakakapag-relax siya ng skin. Saka, pag natapos nyo ng banlawan, is mararamdaman nyo, is parang ano, banat na banat na yung face nyo. Kaya, parang kang nagpa-botox yung feeling niya, ha? So, ayun. Aside from that, ano pa ba yung mga... So, aside from that, ano pa ba yung mga benefits nito? Pag labas siya ng toxins sa face, sa skin, so nagiging youth yung skin natin, parang baby. So, ayan. Kapalik siya ng pH level ng skin natin, which is yun yung nagpapaglow at nagpapamoisturize ng skin. So, nire-remove din naman pala ng apple cider vinegar yung mga dead skin cells. Kung matatandaan, kung mapipin nyo, parang ang dry-dry, saka parang antigas-tigas ng face ninyo dahil yun sa dead skin cells. So, ayun yung ginagawa niya, tinatanggal na yung mga skins
dead skin sa ating face. So, ayan guys. So, dito ko siya nilalagay. Actually, ito yung ginagamit ko siya ngayon dahil nga hindi ako makapagamit ng kung ano-ano. So, nilalagay ko lang siya sa container na ganito. So, hindi ko ginamit ito para pampataas ng views or what. Actually, try and tested ko na ito nung nasa Dubai ako. Kasi sa Dubai ako, na hindi pa sila itong apple cider eh, ginagamit ko na to. Kasi nung time na yun is, ang daming inuwi ng dinala ng ate ko sa Dubai, which is sell nga namin online. Eh, kaso medyo hassle yung shipping dun sa Dubai. So, eh, naginawa niya, in-stock na lang niya. So, hindi na niya naibenta. So, kinuha ko na lang yung iba, tapos ginamit namin panluto. Tapos yun niya, nag-research kami, ang dami nga daw health benefits. And yun talaga, nawala yung mga anik-anik ko sa Dubai, ay sa mukha. Nawala yung mga pimples ko sa mukha. So, kung makikita niyo yung face ko dun nung nasa Dubai ako, sobrang fresh. Dala na rin siguro ng the aircon dun. Tapos yun niya, kasi nga, dahil nga dito sa apple cider vinegar, hindi naman ako bumibili ng mga kung anong face ano doon. Kasi nung time na nandun ako, hindi naman uso yung mga facial care, mga pants lang yung uso doon. Hindi uso-uso yung mga toner, mga eclabush and everything. So, ayan lang yung ginagamit ko. Nakatamad kasi ako magagamit ng mga ganun-ganun. Saka, dito lang sa natural product, ginagamit ko ng is toner. So, ngayon, ginawa ko is, why not mag-isip na lang na ng mask. Kasi ngayon, ang hiling ko sa mask kasi pag nahihilo ako, napapagod, gusto ko yung malamig sa face ko. Parang nakaka-relax kasi. So, what I do is, bumuha ko ng container na ganito. And then, lagyan din ng water. So, yung water hanggang dito lang. Tapos, yung the rest is hanggang dito lang. So, kunwari, ito is 300 ml. Siguro 10 ml lang yung apple cider. Kasi, eto guys, hindi mo pwedeng i-direct na ilagay sa mukha mo yung apple cider. If gagawa ka ng toner, better na ang gawin mo is, kung ito yung ilagyan mo, so sobrang konti lang ng apple cider. Kasi medyo may katapangan tong si apple cider. So, ang tendency, kung medyo sensitive yung skin mo, magiging makati siya ng sobra. Na baka mamaya magkaroon ka pa ng allergy. So, better na mas madami talaga yung water. Huwag din yung half. As in, dito talaga. Kung ito is 300 ml, so mga 10 ml lang yung apple cider or 20 ml. Yun lang ina-advise ko. Kasi, anong tawag dito? Kasi, yun nga, matapong siya. Baka mag-cause ng allergy sa inyo. So, guys, disclaimer lang ulit. Hindi dahil nag-work sa akin, is mag-work din sa inyo. So, we have different skin types. Sinabi ko na yun sa mga previous vlogs ko. So, i-check nyo muna. Mag-patch test kayo kung ano yung bet nyo. Pag hindi nyo hiyaw, don't continue na. Please lang. So, para maiwasin mga alaw o gawin yung mga anik-anik nyong session sa gabi, makapag-soak na kayo, makapag-hilamos na kayo. Ito yung ilalagay ninyo. So, ayan. Ito yung DIY face mask. So, this one is very usable. Kasi, pwede rin naman kayo, may option kayo. This one. If gusto nyo yung disposable, you can use this one. Yung wipes. Any wipes ng hypoallergenic kasi sensitive yung skin natin. Hindi tayo pwede gumamit ng kung ano-anong klaseng baby wipes, yung mga scented. Every tapos ko na maghilamos, ganyan. So, ilalagay ko ito dito. So, take note, better siya pag mas malamig. Kasi mas malamig siya, parang mas nagiging fresh yung mukha mo. So, ngayon kasi hindi ako makapaglagay dahil niya sa hormones ko kung ano-ano yung dumutubo. Ito lang talaga. Dati may mga pimples ako dito. Ayan. So, nawala siya because of this one. So, ayan. Ito yung nalagyan siya. Safe na safe siya. Kasi medyo makyauti itong apple cider. Medyo maantot siya. Hindi ko feel. So, lang gagawin. Ginagawa ko, nilalagay ko siyang paganyan. Ayan. So, ayan o. Oh. Ayan. Then, ibababad ko muna siya for around 1 minute. Tapos, ayun. Go na. Ibababad ko na siya sa mukha ko. Ayan, guys. So, preferred ko malamig. Alam niyo kung bakit. Meron din factor bakit malamig ang kailangan. Kasi, sa init nga sa Pilipinas, parang nawawala din yung pH level. So, ito, pag malamig, ay pag mainit din, open yung pores natin, which is papasok yung mga dirts and pollutions, which may cause some pimples or acne. So, ito lang yung gawin nyo, guys, para mag-close yung pores nyo. Yun lang. So, ayan. Ano nga ba itong tela nito? So, itong tela nito, yung may natira, ito, sinusoli ko to para magamit ulit, para hindi aksayado. Ito, yung pang sa sugat,
Ayan, sterile na swab. So, binigay sa akin ng ate ko, ang daming ganyan. Alam ko, mura lang din yan sa mercury drug. So, you can try it. Tapos, reusable ito. What I do is, nilalaban ko siya, slight nilalaban lang sa water. Kasi lagyan ko medyo mauinit na tubig para mawala yung bacteria. And then, nilalaban ko siya ng ganun, perla. Perla yung pinalalaban ko kasi hypoallergenic yung perla at saka safe sa skin. So, ayan. Nalagay mo lang siya dito. I-cut nyo siya na level sa mata nyo, sa nose, at saka sa mouth. Ayan, guys. So guys, wait for around 10 to 15 minutes. Maximum is 15 minutes. Ano kung bakit? Baka kasi magkaroon kayo ng allergies. So, better na hanggang 15 minutes. 10 to 15 minutes na lang. Ayan, very relaxing siya. Although, medyo makyawti. Medyo mabaho talaga siya kasi knowing apple cider. Yung apple, pag na-ferment siya, medyo nag-create siya ng mga amoy-amoy. So, ayun na. Pero ayan. Tapos, you can relax lang. Relax ka ng ilang minutes and then, ayun na. So, I'll be back. Na-remove ko na siya. So, after noon is, babanlawan nyo siya ng tubig. Better yung malamig para totally ma-close yung pores ninyo. So, ayan na. Ayun lang naman yung ginagamit ko. So, every time kasi magkakaroon ako ng pimples, nakaka-stress. Kasi kahit hindi ko siya i-treat na ganun, nagkakaroon siya ng mark. So, the last time nagkaroon ako dito, eh, alam na akong magamit. So, bumili ako ng apple cider and yun na lang yung ginamit ko. Super, super, duper, mega effective niya talaga. Kinabukasan at iwala na. And super tested ko na to. Alam niyo kung bakit? Kasi dati, nagkaroon ako ng kulubo dito. Kasi yung kulubo na hindi ko na alam kung paano gagamutin. And then, sabi ng mama ko, lagyan ko lang ng apple cider vinegar. So, nilagyan ko lang ng cotton, tapos binalutan ko. And just overnight lang talaga natapos na talaga yung problema ko sa kulubo. Ayun. So, wala na siya. Hi! You have pupu! I can smell your pupu over here! Oh. Here! Here! So, ayan guys. So, ayun. So, if you want to try, you may try. So, this one is very organic and very natural. Wala na mga chemicals dito. And then, not harmful to skin. Jada naman, ito na lang. Ingay mo na naman eh. Ang ingay na naman. So, ayan guys. So, thank you so much for watching. I hope natulungan ko na naman kayo with this vlog. And if you want to know any questions about this one, please comment down below. And please don't forget to subscribe to our YouTube channel. So, ayan guys. So, thank you so much. So, goodbye.